Ito na yung Amalig Bypass. Ayun oh! Sa video na ito ay magmumotor tayo mula Taguig Metro Manila patungo sa Amalig Albay sa Bicol upang muling masilayan ang Mount Mayon. Madaraanan natin ang nagkagandahang tanawin, tulay, malulubak na daan mula Quezon hanggang Ragay, Camarines. Ano nangyari dito? Ito na ata ang simula. Ito na. At ilang mga kabundukan sa Camarines. Kaya tara, samahan niyo po muli ako sa ating adventure patungong Bicol. Sabi, hindi naman pala malubak papuntang Bicol, guys. Medyo nagpapahinga lang yung mga ilaw ko. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Thank you so much! Thank you, ma'am. Pumunta dito. Galing, ganda pa. Kasi, thank you. Don't mind yung price, ha? Hindi ko na-erase. Ba, nandito ako sa pinaparoon natin yung channel. Nakaka-surprise. Uy! Top 10 hours of rides. Woo! Ito na tayo. Hanggang sa lumubog yung araw, nagpakita pa rin sa atin yung Mayon. Yung kanyang pinangang tok-tok, ayan o, kitang-kita. Time check, 4:07 ng umaga. Mabiyahe tayo ng Bicol, guys. Pagpasyensya nyo na yung boses ko ngayon kasi medyo namamalat tayo. Pero parang lalo ako nagkakasakit pag nakakasa bahay lang ako eh. Kaya mabiyahe tayo ngayon ng Bicol. Tara, papagas lang muna ako. Tapos tuloy-tuloy na tayo. 72, mahala. Premium, budget natin 5K. Ito lang po yung budget natin sa biyahe natin na tatlong araw sa Bicol, 5,000 pesos. Matagal. Next gas station tayo. Sayang oras natin dito. Tara. Tumbing yung ilaw natin ah. Down ko ng onte. Ayan. Let's go. Next gas station tayo. 439. Okay. Gaalas 5 na. Back to the road. Dito na tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. At mukhang umulan kanina dito, basa yung kalsada. Lumiliwanag na guys yung kalangitan, pero dito sa harap natin, ang itim. Mukhang ulanin yan ha. Gateway to Quezon. Ayan ha. Lubak. Ito'y sasalubong sa inyo, Lubak, Province of Quezon. Ah, one way na pala to. Ayun, ito. Ito yung ginawang daan papunta sa kabila para ito, one way. Okay ah. Pasok na po tayo sa bypass ng Chao. Let's go. 6:21 ng umaga. Ito na po tayo sa bypass ng Chaong. Lucena, kanan, Tayabas, derecho. Bicol, kaliwa. Lucena, kanan. Tara. Derecho pa tayo. Dito na tayo ngayon sa Lucena. Dito na tayo inabutan ng umaga. At update natin, nasa 7 hours yung tatakbuhin pa natin para makarating tayo ng Albay, Camalig Albay. Nice weather for today. Makulimlim pero hindi umuulan. Huwag sanang mabati. Ito na yung underpass. Pag dumadaan ako dito, naalala ko yung underpass ng Ayala eh. Bawas tayo ng hangin. Masyado matigas yung gulong ko. Maraming lubak-lubak dito. Baka madali tayo. Kabila. Malapit na tayo guys sa Bitukang Manok. Ilang kilometers na lang mula dito. Madadaanan natin ulit yung Bitukang Manok. Ito na po yung Pagbilaw, Pagbilaw Quezon. Ito na naman, may mga butas-butas na naman. Yan oh. Yun oh.
Grabe yan. Butas-butas. Yun oh. Mas maayos-ayos dito sa kanan kaysa dito sa gitna oh. Oh. Oh, 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 oh. Yun. Ayun pa oh. Uy. Grabe, nilalagyan lang nila na putim-putim buhangin. O yung mga bato-bato, dapat remedyohan talaga yan. Dapat ayusin. Ayun o. Oh. Oo, grabe yan. Lalaglag ata itong Hyundai. Grabe ang daan dito. Eto pa o. Oh. Kaya mas okay mag-stay dito sa kanan eh. Nakakatakot yung mga lubak dito. Pambasag ng mags oh. Ayun oh. Grabe. So itong sa kanan, ito yung papunta ng peninsula. Kaya lang ito ngayon nasa bitan ng trako. So nasira. Paakyat na tayo. Uy. Oh man. Ay grabe to. Ito pa oh, nilalagyan lang nila itong buhangin na puti oh. Itong mga graba-graba na puti. Bakit ganito nakalkal to? Nangyari dito? Nangyari dito? Ito nga tayo dumaan. Siguro panay ang ulan dito. Maputik eh. Ganyan. So dito tayo sa kanan. Papasok na po tayo ng Bitukang Manok or the Old Zigzag Road. Quezon National Forest Park. Picture muna tayo, picture. Picture, picture. Alright. Yun, oh. Ganda, oh. Parang huminga yung parang umingay lalo yung pipe ko ah. Tara, tuloy na ulit tayo sa ating biyahe. Uy, lubak. Yeah. Uy. Tayo. Ah, butas-butas na naman to. Kakagawa lang dito ah. Hindi talaga pwede ang asfalto dito. Dapat dyan ganito, solid. Solid na semento. Yeah. So mga hindi pa po nakakadaan dito, ito naman po yung park or Zigzag Park. So after nyo dun sa Bitukang Manok o dun sa Zigzag Road, dito naman kayo magstay. Ay. Yeah. Malubak talaga. Ito naman yung kabilang part. So tayo ngayon, pinahinto muna para makaahon yung mga akyat kasi matarik tsaka siko.
So malaki yung kinakain ng mga umaakyat o kaya naman yung mga bumababa. Kaya halanganin pag nagkasalubong. So sila ate, sila nanay, yung mga nagsasign. Ayan na may mga banner sila. Tapos abot-abot ka na lang ng mga barya. So kami na po. Ayan o, ganito siya katif. Sa mga hindi pa nakakadaan dito, pero mostly alam ko sa inyo, nakadaan na rin dito. Ganun na rin doon sa kabila, yung dinaanan natin kanina, yung una. Ito naman, pababa na tayo sa kabila. Ah, ito pa. Nakakatakot mo overtake, baka mapadpad ka sa lubak. Guys, nandito na po tayo ngayon sa coastal ng Plaridel. Ito, napakaganda na ito. Ayan o, welcome Plaridel. Tapos yung kabila, ito. Ito na ata yung boundary, gumaka na ata ito eh. Gumaka. So ito, gumaka na to. Sarap dito pag umaga. Kasi dito sumisikat yung araw, somewhere here. Ganda ng sunrise dito. And then itong pagliko na to guys, mayroong release ng train na napakalalim. Dito daw tayo sa kabila, dadaan. Ito yung mga nakakagulat dito pag papunta ka ng Bicol eh. Ah, tinatanggal na nila. Naayos nila. Dapat medyo ilubog-lubog yan, nakakagulat yan. Lalo na pag hindi kayo sanay dito, yung rilis na yan, yung pagliko na yon, medyo mapapahataw ka kasi ganda ng kalsada eh. Tapos sabayan mo pa ng coastal. Bicol by a bypass road. Ayan, dito tayo. Mag-bypass na lang tayo para hindi traffic. Kasi baka traffic dyan sa town proper ng gumaka. Eto naman daan na to guys. Ginawa talaga to para sa mga truck. Kaya lang, yung pagkakadesign itong daan na to is masyadong matatarik. Hindi siya ideal para sa lahat ng truck. Ayan o, ang tarik o. Hindi lahat ng truck kaya dito. O, paahon pa o. Saan pa? Ayaw, paahon pa rin o. O, ang taas o. Ito, Budik ata ito eh. Ito nga tayo dito. Ayan, kitang-kita mo dito yung town proper ng gumaka. Ayun. Tara, taloy pa tayo. Ito, palusong na. So yung mga truck dito, mamaya, mawala ng preno dahil puro pababa naman. Diba? So mostly ang gumagamit na nito is yung mga private car, yeah, mga motor kagaya ko. Oh, lalim nito. Oh. Yeah, no. Posible talaga mawala ng preno mga truck dito. Welcome to Calawag. Calawag, Quezon. Grabe yung daan dito. Ang daming sira-sira ang daan. Ito na naman. Sira-sira na naman. Ito tayo sa kanan. Ay. Dito pala hindi ka pwedeng bumuntot dun sa mga truck kasi may iniiwasan silang mga lubak. Minsan ikaw yung sasalo. Hindi mo alam na may lubak na pala sa ilalim nung truck mismo. O yan, maganda na naman. So, mapapapiga ka na naman. Tapos mamaya, surprise na naman yung lubak. Ayan na. Ito na, lubak na naman. Uup. 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 So dito na tayo ngayon sa Gateway to Biculantia. Yun tayo.
Shoutout kay Sir. Taga Manila din, no? Oh, Tagaytay. Tagaytay. Taga-Tagaytay si Sir, ka-sniper, papunta ng Masbate. Masbate, layo pa. Ingat, ingat, Sir. Si Sir naman, naka-Mio. Mio 125. Naga. Siyempre, sa Kalam, oh. Naga. Papunta si Sir ng Naga, galing Cavite. Cavite. Yan. So, dito na po tayo ngayon sa Gateway to Bicolandia. Camarines Norte yung pakaliwa, tapos Tagkawayan yung kanan. Ito na naman tayo. Ayan, pakita ko sa inyo yung sticker natin. San taon na to, eh? Ayun o. Oh, di ba? So dikit tayo ng bago. Sir, kawin mo na, sir. Yan, so dikit lang kayo dito ng mga sticker nyo. Kahit picture na 2x2, 1x1. Yan, tinatanggap dito ni kuya. Sige, sir, ingat, sir. Kita ingat na lang po. Tayo oh. Sa ano po, YouTube. Oo, oh, sige po, ingat po. Thank you. Lakas yun o. Alright, so ito naman yung motor natin, guys. Yung ilaw ko tumutungo na o. Hindi ko kasi napakahigpitan to. Mamaya na natin na-adjust yan. Meron tayong side bag dito. Pinahabol ko yung crash guard para dito sa side bag. So malayo pa tayo, 4 na oras pa tayong babiyahin natin para makarating tayo ng Albay. Picture lang ako tapos let's go. Gateway to Bicolandia. Tara. So malapit na tayo, guys. Nasa 4 na oras at kalahati. Tapos yung pakaliwa Camarines Norte na, pero yung kanan papunta pa tayo ng Tagkawayan, Quezon. Tagkawayan, Quezon yung dadaanan natin. Kasi pag kumaliwa tayo, dait yung dadaanan natin, malayo yun. Pero napakaganda ng daan doon. Bangkingan, tapos ahon, baba. Tapos medyo may parang may pagka-coastal ng konti. Pero ang ganda ng daan doon, solid ang bangkingan. Dito tayo. Pag dinerecho natin yan, padait. Dito tayo. Kanan. Ito na ata ang simula. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Ito na. Oh my god. One bar na lang yung gas natin. Ito, ginagawa na nila yung kalsada. Very good yan. Tingnan nyo naman kasi, oh. Nakaangat, oh. Ito ng kabila, nakaangat. Ang bilis si kuya, nandito na, oh. Nakamiyo. Kuya! Pati yung mga truck umaalog, eh. Pagas tayo, baka maubusan tayo. Wala na tayong makita. Premium 67 Pabul tank HM fuel. Ah, dito kami nagpagas dati, endurance namin. Kala ko nga, hindi aabot, eh. Ubus na yata, eh. Ha? Ubus na ba yata? Ubus na ba? So, 453. Nakakadalawang full tank na tayo. I mean, may tira pa naman, 1 bar. Talo tayo sa gas, ha? Mahal ang gas. 67. Dalawang full tank. So, nandito na po tayo sa unang bayan ng Camarines Sur del Gallego. Pag mula dito sa Quezon, ang unang bayan ng Camarines Sur. Let's go. Napakaganda pala, guys, ng dinadaanan ng tren dati dito. Nandiyan sa kabila lang, nasa may bandang dagat, tabing dagat. At ito naman yung highway ngayon. So kung meron pa rin palang tren ngayon, ang ganda pala ng dinadaanan yan. Yan, tabing dagat. Tapos ang ganda, mga puno, puno ng nyog. Galing, dito pala dumadaan yan.
Nakita ko nung pinalipad ko yung drone, diyan lang pala, nasa kabila lang pala natin. Sana pagganahin ulit nila para magamit ulit. Tsaka mas mapadali yung biyahe, tsaka mas mura. Sayang eh. Okay, so update natin. Nasa halos 4 na oras pa rin. 3:30 PM tayo makakarating. Ang dami nating stopover eh. Tara, tuloy na tayo. Lahat ng ilaw ko yumuko na dahil sa sobrang tagtag. Napakaganda nito guys. Ganda ng tubig oh. Wait lang, hinto tayo dito. Okay lang, kahit gabihin tayo. So makita natin yung napakagandang tanawin. Wow, linis ang tubig oh. Wow, ganda. Ah, dyan dumadaan yung tren dati. Ito ang Old Railway Bridge dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito nga ay may kalumaan na, pero kasalukuyang binubuhay upang mapanginabangan muli. Pero sa ngayon, ang mga trolley at ang mga taong taga rito ang nakikinabang bilang mas mabilis sa tawiran mula sa kabilang ibayo ng Del Gallego. Nakakamangha guys to. Napakaganda niyang tingnan dito. Ayun o. So ngayon, dinadaanan na lang siya ng mga tao gamit yung tinutulak-tulak. At ayun, nakakapanghinayang, di ba? Nakakapanghinayang na ginastusan. Pero ngayon, hindi na nagagamit na hindi na nadadaanan ng tren. Pero ayun, nakatapak na lang siya ngayon. Ganda o. Oopsie. Yeah. Nandito na po tayo sa Ragay. Ganon din dito, malubak. Pero pa ilan-ilan lang. Tsaka dito medyo maluwag-luwag yung daan. Konti lang yung mga dumadaan ngayon. Uy! Ayan o, ayan na, lumak na yan. Sagasaan mo na yan. Kasi pag nagpreno ka pa dyan, mas ramdam mo. Oopsie. Ayun o. Uy! Yeah. Pag hindi ka nakapag-binor doon, kalampag ng motor mo. Nakaka-surprise. Ah. Uy! Sheesh! Hanggang dito pala sa Ragay, malubak. Yun o. Oh. Talaga naman. Yeah. Aray. Aray. Grabe, hindi naman pala malubak papuntang Bicol guys. Medyo nagpapahinga lang yung mga ilaw ko. Nakatungo na silang lahat. Ayan ah. Ayan, di naman ganun kalubak. Sobrang lubak lang. Grabe, parang makakalas lahat ng tornilyo ko ah. Okay ka pa ba? Grabe. Sobrang tagtag. Tumungo na oh. Okay na yan, ganyan na eh. Pag inayos ko naman siya, tutungo din yan. Grabe. So dito na tayo guys sa crossing. So pag kumaliwa tayo si Pocot, pag kanan, Naga. Yan, malapit na tayo sa Naga. Ito ay, anong lugar na ba to? Pag tatatanan si Pocot. Si Pocot, Camarines Sur. Yan. Dito na tayo sa si Pocot, Camarines Sur. Tsaka malapit na tayo sa Naga. At nasa 2.5 hours na lang makakarating tayo ng Kamalig Albay. Gawa na pala itong tulay dito oh. Dati dito tayo dumadaan sa kabila oh. Gawa na oh. Ang haba nitong kalsada na to.
sobrang haba. Tapos straight pa. Kaya sobrang bibilis sa mga sasakyan eh. Magpas tayo guys, dito tayo dadaan sa bypass para hindi na tayo dumaan ng Naga City. Wow, ganda ng dinadaanan natin oh. Pala yan, ito ang bypass. Pati e-bike pala dito, may huli. Manila po, Makati po. Sa Albay. Pati po pala e-bike, may ano no. Ah, bawal na po. Sige po, thank you po. Napakaganda rin itong bundok na to guys. Pero hindi pa yan yung mayon. Parang medyo kamukha lang, pero mas mababa to eh. Pero napakaganda niya. Tapos itong kapaligiran, sobrang green. Ang ganda, napakaganda nung pagka-green. Tsaka yung alignment at saka pagka-cascade or pagkakahilera ng mga palay. Tsaka napakaganda nito paligid niya guys, lahat green. Kaliwat kanan napapalibutan siya ng mga palay. Ganda. Grabe, napakaganda. Sabayan mo pa ng mataas na araw. Maganda panahon. Ang ganda. Ito na po yung way papunta ng Albay. Napakaganda nitong lugar na to. Solid. Alright. Eto na pala. Welcome to Albay. Ayun. Woo, dito na tayo. Pero 30 minutes pa. Ayun oh. Welcome to Albay. Let's go, Ragun! Woohoo! Albay! Saan yung mayon? Ayun! Eto! Hindi nga lang siya ganun ka-clear. Woohoo! Ayun guys, hindi lang siya ganun ka-clear ngayon. Ikot tayo, ikot. Ikotan natin, tara! Woohoo! Albay! After almost 10 hours na tayo bumibiyahe. Ano to? Welcome to Legazpi. Ah, ito pa Legazpi din to. Ayan na oh. Medyo malabo lang siya ngayon. Tingnan natin hanggang mamaya. Oras na ba? Alas 4. Oh my God! Nandito na sa harapan natin yung mayon. Ayan oh. Woo! Pero hindi pa natin siya gaano kita. Kasi parang medyo ma-blue. Siguro dahil tatabunan yung araw. Pag lumiwanag yung araw, yan, kitang-kita na natin yan. Woohoo! Albay! Ayun na, unti-unti na tayo lumalapit. Dual fuel. So ito na yung Kamalig Bypass. Ayun oh! Woohoo! Kaya lang may ulap. Pero nasa pahan na tayo. Pwede pa tayo lumapit, pero hintay muna natin na maklir. Ayun oh. Pag sumikat yung araw, makiklear yan. Woohoo! We meet again! After 10 hours of rides! Woo! Eto na tayo! Grabe! Let's go! Kita nyo ba? Antayin lang natin mag-clear guys. Ayun, ang laki ng signage ng Onju. Onju Travelers Hotel. Wala na yung Travelers. Ayan, so dito muna tayo. Kain muna tayo dito kay nanay. Itong may signage.
Nandito na po tayo ngayon sa Kamalig Bypass. Tinintay ko na lang mag-clear itong ulap. Ito yung naabutan natin ngayong araw kasi kahapon daw umuulan. Kasod Eatery. Yan. Dito lang yan sa Kamalig Bypass. Dito tayo sa may bintana para kita natin kung clear na. Kain tayo ng laing. Subali, tanghalian na to. Tanghalian, hapunan. Maswertehan pa rin natin kahit pa paano kasi kahapon daw umuulan eh. Po? Makita talaga yung araw na buong. Siguro mamaya mag-clear. Pag umaga po. Madaling araw. Ay, madaling araw? Ang aga naman. Aga naman. Tingnan natin, sana magpakita. Ito ang Kamalig Bypass Road na nagsisilbing alternatibong daan para sa malalaki at mabibigat na sasakyan na daraan sa Kamalig Albay. At para sa akin, ito ang the best spot kung gusto mong makita ang kabuuan ng Mount Mayon at ng malapitan. Idagdag mo pa rito ang berding kulay ng rice field sa tabi ng kalsada. At naghintay pa nga ako ng ilang minuto at magbabakasakaling magpakita ang Mayon. Oras na ba? 5:22 na ng hapon pero hindi pa rin nagpapakita si Mayon. So mukhang negative to ngayong araw. Tingnan natin bukas na umaga. Pag hindi daw umulan ngayong gabi, bukas na umaga magpapakita siya. So abante lang tayo ng onti doon para mas magpicture tayo ng mas malapit. Tapos hindi ko sure kung dito ako tutuloy sa Onjo Travelers or maghahanap tayo ng bago. Kumakalansing na yung pipe ko. Pero lumiliwanag siya ng konti. Sana magtuloy-tuloy pa. Then ayun, mas maganda dito kung may nyug, oh. Yan. Right. Guys, meron tayong followers at saka supporters dito. Ano pangalan pala? Jericho po, Echo. Jericho? Opo. Pagkapangalan pa halos eh. So, syempre, papapiliin natin. Pili ka kung anong gusto mo. Bag, t-shirt, air-cooled, tsaka t-shirt na cotton. Pili ka. Parang yung size large, pili ka lang. Alin? Ito na lang po. Okay, sige, sige. KJ, thank you. Don't mind yung price, ha? Hindi ko na-erase. Sorry, salamat, salamat, salamat. Napadaan siya dito, nakilala tayo. Let's go! Ingat, ingat, ingat. Thank bro. You, ingat, ingat. Sige, sige. Guys, habang naghihintay ako dito, may dumating tayong followers. And then, nagpakita yung Mayon. Kahit pa paano nagpakita yung bunga nga. Tapos medyo nagki-clear na. Ayan, ganun siya kaganda. Hello po. Ay, hello, ma'am. Ayan si ma'am. May dumating din dito si ma'am. Nakita ko yung post. Ah, talaga po. Yeah, sakto magkasunod kayo ni ano pa, Jericho kanina. Ayun po. Dumaan po siya. Ayun po. Matatanggal na yung pipe ko at saka yung ilaw ko. Paano yan? Kailangan okay lang. Hindi, okay lang yan, ma'am. Saglit lang yan. May mga tropa ako mekaniko. Kaya ano, ma'am, yan? Kunting adjust lang. Hindi lang nahigpitan. Hindi naman yan, no? Ayun, shoutout kay ma'am. Ano bang halin, ma'am? Hello po, everyone. Ayun, kayo nag-comment, ma'am. Ayun, support natin. Black Pink Rider. Yeah, Lady Rider. Shoutout kay madam. Oh, sige po, sige po. Ayun, thank you, ma'am. Nagabala, pumunta dito sa Kamalig Bypass. Sabi ko parang kinala ko yung ADB na to. Saan ko duman? Saan kayo galing? Doon, nagpipicture ako dun sa unahan. Dating ko dito, sabi ko parang kinala ko to. Ay, so, ma'am. So, welcome to Mili ka. Wow! Jericho, t-shirt o belt bag? Ay, huwag mo nang pansinin yung price. Siguro, t-shirt na lang po. Sige, sige, ma'am. Wow, ipo t-shirt. Wow, pag-giveaway. Uy, salamat. Thank you so much. Thank you, ma'am. Pumunta dito. Ganda pala ka post kay Jericho. May pa-t-shirt. May isa pa. Oh, may isa pa. Sino pa yung lucky spotter? Thank you, ma'am. Thank you po. At habang hinihintay ko ang pagpapakita ng Mayon, may dumating tayong mga followers at subscribers. Nakakatuwa. Nagbigay sila ng oras para makita tayo. Para puntahan tayo. At habang sa pakikipag-usap ko sa kanila, di ko akalaing magpapakita sa atin ng Mayon.
at ganito siya kaganda. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, 'cause she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go, I know it won't be easy. Ay, grabe guys, hanggang sa lumubog yung araw, nagpakita pa rin sa atin yung Mayon. Yung kanyang pinakangtoktok, ayan o, kitang-kita. Tapos yung clouds sa baba na lang. Ayan, so mag-aalas 6 na. At sakto, hindi tayo nabigo. Nagpakita sa atin. Grabe, napakabait sa atin ni Mayon. Shoutout pala doon sa mga dumating, sila Jericho at saka sila Blackpink Rider. Solid. Nakaka-relax, nakaka-relax siya guys. Yun yung nabibigay sa'yo na sukli doon sa pagod mo mula Metro Manila hanggang dito, 10 hanggang 11 hours kang bumiyahe. At ito yung nagiging sukli. Pag tinignan mo pa lang, napabawi lahat yung pagod mo. Marami, sobrang ganda niya. Kailangan yung puntahan to. Ito pala yung nangyari sa motor natin, guys. Ayan. So, lahat ng ilaw ko nakayuko na. Ayan, hindi ko siguro napakahigpitan. Nakayuko. Tapos yung ating tambutso, natanggal yung tornilyo nito. Kaya medyo kumakalansing na. So, kailangan ko itong lagyan ng tornilyo. Kasi pag natanggal to, sobrang ingay ng motor natin. Nakakahiya, nakakabulahaw. Ayaw ko naman ng ganun. Gusto ko yung konting sound lang. Alright, so ito din pala yung ating helmet na gamit. Ito yung Sec Legend. Ayan o. So kamukha siya ng carbon natin na laging ginagamit. At ito naman is modular. Ayan o. Mas napili ko kasi modular kasi pag nagdo-drone ako, para kahit hindi ko nahubarin yung helmet. Wait lang. Ayan. Okay. So kahit nakaganyan lang, nakasuot sa akin, nakapag-drone ako. Hindi mainit, hindi tayo mainitan. O kaya naman pag na-traffic at medyo mainit yung panahon, so pwede ko siyang gawing half face. At saka naka-quick release siya. Pero metal yung gamit to, para mas matibay. So premium na premium. Ang ganda ng foam. Ayan o. Sobrang lambot ng foam. Ang lambot ng foam, parang cotton na parang anong tawag dito? Yung Uratex, parang mga ganun. Yung mas malambot pa sa Uratex na nilalagay sa bed. Ang lambot. Ang ganda pa ng inner lining. Ayan o. Makapal. Ayan. Tapos, glasses ready. Yung mga malalabo ang mata, kailangan mag-glass. So, pwede po. So, carbon yan. Ito, carbon, carbon. Ito lang hindi. Ayan, plastic. Sa likod, wala lang siyang spoiler gaya doon sa isa nating paboritong carbon din. Pero ang ganda nito. Gusto ko. Maliit lang kasi yung shell. Yung iba kasi pag modular, lumalaki yung shell. Pero ito, ang liit lang. Yan. Yan po yung gamit natin ngayong araw. Kasi ito, kakabili ko lang nito. Lalagyan ko pang sticker bukas. Alright. So dito yan sa Kamalig. Bali, dito na ako mag-check-in sa Onju Travelers. Kasi dito kasi ang pinaka, para sa akin ha, magandang spot kung gusto mo buo yung Mayon na makikita. Dito sa Kamalig Bypass.
Saka medyo mas malapit. Yan, hanggang dito ko na lang muna tatapusin yung part 1 itong video natin dito sa Bicol. So bukas, punta tayo Skyline, Kagsawa, ay hindi pala, Kagragay, yung kanilang tinatawag dito na marilaki ng Bicol, and then Legazpi. Right? Kita kids, part 2. Let's go. So, may humabol. Si, ano pangalan mo kaya? Clyde. Clyde, ugod na ng pangalan mo. Ayun. So, humabol. Nabutan tayo dito, humabol. Si Clyde, maraming salamat. Pumunta siya dito. Napadaan ka ba? Oo. Sumadya ka talaga? Sakto, papunta akong Legazpi. Tapos sabi ko, nakita ko sa Facebook. Baka nandito. Nasa kamalik pa si Kuya Jake. Kasi baka madaan ako. Sakto. Naghanap nga akong ADB eh. So, yung ano, baka nakalampas na dun sa normal yung pinapun sa online. Sakit kung may ADB nakatambay. Tapos baka, yun nga sa akin. Sakto nga. Ayun. Maraming salamat kay Clyde. Shoutout ka sa vlog ko. Shoutout niya pala sa... Shoutout mo papa mo. Oo. Oh, papa ko. Ba, nandito ako sa pinaparoon natin YouTube channel. Ayun. Hello po. Ay, pwede hello po. Ma-implant din yung may YouTube channel din. Ah, sige. Lag mo dito. I-shout ko lang yung YouTube channel ko. Cloud Moto. Sa mga subscriber ko. Thank you very much. Ayun. Yun nga. Sa idol natin kay Kuya Jay. Subscribe din kayo, huwag kalimutan. Yon, like, comment, and subscribe. Clyde Moto. Ayun, like, comment, and subscribe. Maraming salamat, bro. Thank you. Salamat, salamat. Enjoy the Bicol. Ayun, ang ganda, oh. Ni-enjoy ko na lang. Nandito na ako sa sulok, eh. Ni-enjoy ko. Mag-tambay. Oo, medyo. Saka medyo lumalamig na yung hangin. Lumalamig. Ay, pwede mo. Sige. Picture lang muna kami, guys. Bye-bye. Nag-outro na ako, eh.